Welcome everyone to Weekly News NIDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is M at People's Initiative Chacha. Nag-hold ng rally si dating Presidente Rodrigo Duterte sa Davao City patungkol sa kanilang pagtutol sa charter change via People's Initiative, lalo na kabi-kabila ang issue patungkol sa pagsusuhol ng mga opisyal ng gobyerno o ilang mga negosyante ng kakarampot na 100 pesos at ayuda kapalit ng kanilang pirma in favor of proposing charter change sa Pilipinas. Paulit-ulit nilang sinasabi na Dabawenos are not for sale, echoing First District Representative Paulo Duterte sa kanyang pasari laban sa People's Initiative na lumalaganap sa buong Mindanao and possibly the entire region. Lalo na't ngayon, meron lang na 44 na distrito sa Pilipinas ang hindi nagbigay ng mga lagda para sa People's Initiative. Kasi kailangan at least 3% per district, but I will get on it later. Pinasaringan nila Attorney Harry Roque at mag-resign pa nga, sabi ni Baste. Mr. President, kung wala kay gugma, kung wala kay aspirations sa inyong kaso, resign. Mayor Sebastian Duterte at kanyang dating Executive Secretary Vic Rodriguez, si President Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabing kanyang pinagsisisihan ang kanyang malaking kontribusyon sa pagkakailek ni PBBM. Nung tayo ay nagbuklod-buklod, nagsama-sama, ang ating tema ay unity. Ang tsatsaba, ang paglustay ng pera, ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatakwat? Pati na ang kanilang pagkadismaya sa paglalaganap ng di umano'y illegal na droga sa bansa, pati na ang peace talks with CPP, NPA, NDF, tulad ng ginawa ni VP Sara Duterte nung kanyang tutulan ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde ng ilang terrorist groups tulad ng MILF, MNLF, CPP, NPA, NDF, and that Alex something brigade. Now, may tatlong paraan upang baguhin ang saligang batas sa Pilipinas. Number one, we have the Constituent Assembly, which according to Article 17 of the 1987 Philippine Constitution, kinakailangang bumoto ang House of Representatives at Senate separately with a 3/4 majority or around 75% sa House of Representatives at sa Senado upang amyendahan ang saligang batas. We also have Constitutional Convention, which is slightly more at ease sa pagpapagawa ng CONCON. According to Article 17 of the 1987 Philippine Constitution, kinakailangang bumoto ang House of Representatives at Senate, again, separately, but only with a 2/3 or 66.66% kung ikukumpara mo sa 75% ng Constituent Assembly. Kumbaga, itong 66.66% na mag-authorize sa kanilang paggawa ng convention para pag-usapan ang pag-amyenda sa saligang batas. When the proponents of the constitutional amendments ran the numbers, it said that it will cost the Philippine government a total of 14 billion to 28 billion pesos for a CONCON according to the National Economic and Development Authority o NEDA sa mga delegado at saka of course yung operating hours ng mga, again, delegado na iniimbita sa Constitutional Convention. Marami pang gusto na pag-isahin na lang ang boto ng House of Representatives at Senado, which goes to show you na gusto talaga nilang tanggalin sa picture yung Senado at of course yung kanilang vehement opposition sa charter change. Now, dahil ayaw ng Senado sa charter change, ito ang nakita ng mga proponent ng Chacha para mapalitan or at least mapilitang talakayin ng Senado ang charter change. Number 3, we have People's Initiative. Wala ito sa konstitusyon ng Pilipinas, ngunit nagkaroon ng legal way ang masa upang makapag-push ng referendum para sa pag-aamyenda ng kahit anong batas, budget, at even the constitution itself. Basta magkaroon lang ng enough signatures to appeal to the government. Sa RA 6735, binibigyan ng kakayahan ang sambayanan para ihain sa Kongreso ang kanilang kagustuhang mag-amyenda by at least 12% ng mga registered voters sa buong bansa, at least 3% in all legislative districts. Kaya talagang nung tinanggal or pinush ng COMELEC na itigil ang pagbibilang at of course pagsisubmit, merong 44 na distrito sa Pilipinas ang hindi pumayag na magbigay ng signatures o mga pirma para sa People's Initiative. Kaya hindi nila na-meet yung at least 3% in all legislative district clause sa RA 6735. Ang layo ng RA 6735 ay bigyan ng boses ang masa kung ang kanilang mga representante ay hindi gumagalaw ayon sa kanilang gusto
lalo na sa mga batas na ipinapanukala, napanukala at naipasa. Isinusmender rin ng COMELEC ang mga proseso at pagpoproseso ng mga pirma sa People's Initiative upang repasuhin ang nasabing implementing rules and regulation upang siguraduhin ang pagtahak ng landas sa pag-aamyenda ng saligang batas kasi kahit anong allegations of malice or malice done with regards to the People's Initiative, eh, makokompromisa or makokompromise yung push for People's Initiative, lalo na't ngayon maraming nagsasabi na, of course, Ed Selagman at Kabataan Party List Representative na merong nagbibigay ng ayuda kapalit ng pirma. At of course, meron pa yung 100 piso per pirma. May sinasabi pang secession o pag-alis ng Mindanao sa Pilipinas na pinangungunahan ni former President Rodrigo Duterte, presumably because they're being quote-unquote persecuted and will be prosecuted by ICC or by the ICC or International Criminal Court or Court International Criminal Court. I don't know. Dahil sa kanyang patuloy na pasading sa nakaupong presidente. Of course, ako ayoko talagang ibigay si Duterte sa ICC. Kung gusto talagang makasuhan si Duterte, gawin nila sa, of course, sa Korte ng Pilipinas. And then only do they get to prosecute the former leader of the Philippines kasi napaka-bad perception or bad look kung yung mga banyaga ang unang aaresto o magta-trial kay, again, former President Rodrigo Duterte. Nagsagutan pa nga ang dati at kasalukuyang presidente. Inakusahan ni FPRRD na sumisinghot si PBBM ng cocaine at ito'y nasa drug list ng PIDEA noong siya ang mayor ng Davao at baka siya'y matulad sa kanyang tatay. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Although, is he saying na mapapatalsik siya sa kanyang posisyon? Drug addict ba si former President and Dictator Ferdinand Marcos Sr.? At sinasabi rin niya na si First Lady Liza Marcos or Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez ang nagpapapit kay PBBM sa mga inisyatibong ito. That First Lady Liza Marcos or Liza Araneta Marcos is somehow the mastermind. And of course, I'm not discrediting women, but you know what? Probably. Samantalang pinabubulaanan naman ito ng PIDEA at PNP with PBBM saying na baka fentanyl ang dahilan kung bakit nagsasalita ng ganyan ang dating presidente ng Pilipinas. Although sa statement ni President Duterte last night, drugs and People's Initiative, and encouraging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. I just want amphetamines, okay? Or cocaine and fentanyl. Naglabas naman ng suporta ang kamera para sa kasalukuyang presidente amid Duterte's bashing and of course even House Speaker Romualdez. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Item Worthy Recap. So check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you and to you only, particularly you. Ikaw, insert your name here, I don't know. Salamat sa panonood mga kabayan. For me, like, subscribe, and follow my links to socials and for Joseph who would be linked down below. Sa susunod bali, of course, paalam. Psst.